Magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon, gagawa tayo ng halo-halo spring roll or halo-halo turon. Kasi may bisita ako mamaya. So, nasa screen ko ang mga sangkap, lahat ng mga ingredients, nandyan sa screen ko. So, i-follow nyo na lang. Ito ang black rice at malagkit rice. Ang black rice is different from the glutinous rice. So, hinalo ko sila dalawa para maging purple din yung white. So, yung black rice is wild yan. Organic yan. Binili ko dun sa organic store. Yan. Sasaingin muna natin. Pero unahin natin saing yung black rice kasi matigas yung part. Pag medyo malambot na yung black rice, ihalo na rin natin yung puti. Yung glutinous rice. Tapos ito yung ang OB mixture na may gatas at saka brown sugar, evaporated milk, at saka OB condensed milk. Papaano lang natin to sticky ng konti bago natin ihalo ang OB. Meron akong OB dito na nabili. Ito. Frozen siya galing store. So, ihalo natin yan mamaya dyan. Yan. Papaano lang natin. Sticky lang natin siya ng konti. Ang brown sugar hindi pa na dilute ng maayos. So, ayan. So, ngayon, hinalo na natin ang itong grated purple yam. Ayan. Haluin lang natin hanggang sa lumapot ito. Ayan. Mga takes like 30 minutes bago lumapot ito. Ayan. Kasi frozen siya, kaya matagal siyang maglapot. Ito naman ang rice. Malapit ng maluto. I-ano lang natin sa low fire para lumambot sila. Takpan lang hanggang mga 10 minutes hanggang lumambot. Yan, medyo malapot na siya. Kukain palagi kasi masusunog yan. Kasi puro siya sugar, di ba? Matamis siya. So, madaling masunog ang sugar. Yan. Lapit na siyang lumapot. Nalot siya, hindi lalambot yung wrapper natin. Okay na siya. Pwede na. Malapot na. Pwede na. So, lagyan natin siya ng langka. I-ano lang natin, lutuin lang natin ng konti para ma-absorb yung water. Para hindi siya basa doon sa wrapper mamaya din. Yan. Huwag naman na masyadong lata na na overcook. Makuha lang yung water. Yan. Ayan. Dry na siya. Medyo na nga siya, brown. So, ibig sabihin na yan, wala na siyang water. Para kung i-fry natin yung lumpia natin, pag nabalot na, hindi siya puputok-putok. Puputok-putok yung natin, lumpia. Kasi doon sa basa, may water sa loob. Kaya ganyan. Kailangan pag nagbalot tayo ng lumpia, kailangan wala siyang water. Hindi basa yung hindi basa yung nilagay natin na laman. Ayan siya. Ayan. So, ngayon naman, magpiprito tayo ng saging. Itong slice na saging na ito. Hindi ko siya ilalagay sa oil.
para walang mantika din. I-air fry ko. Dito ko siya ilalagay. So, kung wala kayong air fryer, pwede naman na siya i-bake. Or, i-prito na nyo na ano, dry. I-prito lang siya na natin ng 10 minutes for 350 Fahrenheit. Yan. So, ito na. Tapos na ang saging ko. Yan. So, dry na siya at luto na rin. So, hanguin na natin yan. Saka palamigin. Yan. So, ito na ngayon ang mga sangkap na niluto ko kanina. Ito yung malagkit at saka black wild rice. Malagkit na bias. Pinaghalo ko. Ano? Ito ang langkat. At saka ito ang ubi halaya. Ayan, yung na-deep-fry ko na saging. Hindi marami ang mga sangkap ko kasi babalutin lang naman natin. At least ito, may gatas. At saka yan, may gatas na rin yan. Kasi ang halo-halo, alam natin maraming sangkap. Pero hindi naman lahat natin ilalagay dito. Kung ano lang yung gusto ninyo. At saka meron akong pounded yung rice dito, yung tiyatawag nating pinipig. So, mamaya, pag tinirito na natin, ilalagay ko yan siya sa, ano, four toppings. Sprinkle natin mamaya. Tsaka ito ang wrapper ko. Yan. So, balutin na natin. Ito pala, ang tubig na ididikit ko sa wrapper mamaya. Paghiwa-hiwalayin lang natin itong wrapper muna. Pero sa akin kasi, para hindi siya madaling madry, hindi ko sila lahat hinihiwalay. Kung ano lang yung muna yung mauuna. Kasi itong wrapper na ito is madaling madry. Pag magdry na siya, mahirap ang balutin yung, ano, yung mga palaman mamaya. Yan, yun na siya ngayon. Na-expose lang siya ng konti ng dry. Nagka-ano na siya. Oh. Nagka-crunchy na siya kaagad. So, ayan po. Magkuha tayo ng portion ng malagkit dito. Ayan. Kunti lang. Saka portion ng halaya. Ayan. Tapos ang langka. Ganyan. So, kung makikita nyo yan. Tapos itong saging. Itong saging na ito, yung tinatawag nila na plantain dito. Yung mahaba. Para siyang latundan, pero hindi siya, ano, parang ang laman naman is parang saba. So, ganito lang, medyo pahaba. Pero lang natin to. Makita ko sa inyo kung paano. Ayan. Ayan. So, idublin ko tong wrapper kasi ano, ayokong mapunit at saka puputok-putok pag ano, tinirito mamaya. Ayan, laging i-brush na natin yung water. Kasi pag hindi natin i-brush, hindi pantay yung pagka, ano, pagka-paste ng wrapper mamaya. Ayan. Tapos ito, tiklupin lang dito sa gilid. Ayan. Tapos i-roll na kagad. O, diba? Ayan siya. Hindi siya maganda kasi yung wrapper na ito. Kasi na-frozen to, tapos ito, tapos na-expose sa ano. Ayan, okay na yun siya. So, ito na yung binalot ko na ano, binalot kong mga sangkap kanina. Ayan na. So, konti lang nagawa ko, mga 25 pieces lang yan. Para lang sa bisita kong darating, dalawa lang naman sila. Ipagpatuloy ko na mamaya yung iba. So, ayan. So, magpapapainit na ako ng mantika para iprito ko na ito. So, ayan na, naglagay na ako ng mantika at brown sugar. I-ano lang natin to. I-melt lang natin tong sugar. Saka natin ilalagay ang mga binalot nating sangkap. So, ayan na. Ilagay natin yung spring roll.
Kalukayin lang natin ng maayos para pantay yung pagkaluto at saka yung coating ng sugar. Para siyang turon. Pwede naman na yung hindi lagyan ng coated na ano itong sugar na ito eh. Pero sa akin mas maganda kasi. Kasi para hindi na ako magagawa ng sauce. Ayan. Ayan na, fully coated na silang lahat. Inintay ko na lang na mag-crispy ang wrapper at saka hanguin ko. So yan, ready na. Pwede na, pwede nang hanguin. Lagay lang natin dito sa strainer para ma-drain yung mantika. Yan. Sila. So, ito yan, kinakain na nila yung halo-halo spring roll ko. Sweet spring roll. Mga takatikin. How is it? Tastes good? Mm-hmm. Ano? First time mong nag, ano? Yes, the best. Kuha ka ng pambalot kasi magbabalot ako. Yeah. Ayan, si ate. Ano to model? Hindi pala taster. Model?